Magandang araw sa inyo mga kakambing. Ang video pong ito ay request ni Ma'am Danica Calvo sa YouTube channel natin. Ayan, nag-request po siya ng update para sa ating mga binigyan ng copper bolus nung nakaraan pa, diba? So papakita ko po dito sa videong ito kung ano yung mga naging improvement ng ating mga kambing na binigyan natin ng copper bolus. So samahan niyo po ako, tara! Konting recap lang po, doon po sa mga signs ng copper deficiency sa kambing, kagaya nung nakita nyo doon sa nakaraang video, nagpapakita sila ng pangit na kalidad ng kanilang coat o yung pagiging makintab nila ay nawawala. Tapos meron kayong nakikita din doon na naglalagas yung mga balahibo ng kambing. Tapos isa pa sa senyales noon ay yung pagpayat nila, tapos nagiging anemic din yung ating mga alaga. So kapag kulang yung copper nila, talagang nakikitaan mo sila ng ganong mga senyales. So ang ginamit ko dun last time is yung copper bolus na siyang titingnan nga natin ngayong buwan na to kung ano yung pinagbago nila. Yan, bali nagbibigay po ako nun kada 6 months. So 2 beses siya sa isang taon as maintenance lang sa kanila. Diba? Para maiwasan na rin. Tapos kung makikita nyo sa nakaraang video ko, gumamit din ako nung Warsan na kulay blue. So yun ay nagko-contain din yun ng copper na nakakatulong din sa deficiency ng ating mga alaga. Update after pilumin ng copper bolus. Ayan, ang pinainom ko lang yung malalaking mga dough natin. Ayan, si Mama Brown. Tapos, eto si May. Ayan, so compare nyo na lang doon sa nakaraang video. Ayan, dati kasi mas magulo yung buhok niya talaga. Tapos medyo matamlay-tamlay siya nun. Ayan, tapos nagkaroon siya ng fish tail, diba? So ngayon naman, naagapan natin yung fish tail niya o yung pagkaubos ng balahibo sa kanyang buntot. Ayan, pagkakasiko lang yung copper, yun yung isa sa palatandaan, yung pagkaubos ng mga balahibo niya sa buntot. Tapos minsan ay sa mata, nauubos yung mga balahibo sa paligid ng mata. So dito naagapan natin. Ayan, ngayon ito yung isa ko pang inaagapan sa kanya, yung palagi niyang pakikipagsuwagan na nagiging cause ng pagkakalbo itong kanyang sa ulo. Nagsusugat yan minsan pag madalas siyang nakikipag-away. Ayan, kasama natin si Teacher Rhea dito, may merienda pa kami. Ayun. Tapos sino pa ba yung pinainom natin? Ayan, si Ganda. Ayan, yan ay itsura niya ngayon. Okay, maintenance na yung ginawa natin sa kanya. Tapos ito si tawag doon, Hansel. Ayan, isa din siya sa ginamot natin sa copper deficiency. So yung paglalagas ng balahibo niya. At ito, mayroon pa rin signs ng fish tail pero hindi nakalbo yung kanyang buntot. Okay, tapos sino pa ba? Ayan. Pa yung pinainom natin, si Ri. Yan, kuminis, kumintab. Tapos si Ace, yan. Nanganak na siya pala. Ayan, so pinainom ko siya buntis, kaya wag po kayo maglala, hindi po masama sa buntis yung mga copper bolus. Sa mga magtatanong po kung saan ako nakabili ng copper bolus, nag-order po ako kay Zoe and Zio Goat Farm. Ayan, 2 to 3 days dumadating na dito. So yan naman eh, pwede mong i-order in advance bago ka magpakain kasi yan naman eh twice a year lang. Ayan. Kaya napakalaking bagay na nagbibigay tayo ng ganito sa ating mga alaga kasi para din naman yung tao, diba, tayo, hindi naman natin lahat ng sustansya ay nakukuha sa ating mga pagkain at inumin. So paminsan-minsan nagkakaroon din ang mga hayop natin ng deficiency pagdating sa mga ganyan. Diba? Meron pa mga calcium deficiency,
Tapos mayroong mga iron, kaya, diba? Kaya nagkakaroon sila ng anemia. So ito naman, pag nagkukulang din sila sa copper, eh syempre, may epekto rin sa kanila yan, diba? Kagaya nga ng lagi sinasabi sa atin ng mga nutritionist tsaka mga doktor, dapat nagkakaroon tayo ng balanced diet. Ayan, dapat meron yan. Kasi importante yan, bawat vitamins and supplements, pati yung mga minerals, eh importante sa ating mga katawan. Ayan sila, oh, kumakain sila ngayon dito. At syempre, kaya naman nandito sila ngayon dahil ako'y nag-aasikaso ng aking mga tanim dun sa kabila. Diba? Kasi malapit na naman ang dry season natin. At syempre, napakasarap po magtanim-tanim na mga gulay kapag mga ganitong panahon. Ayan. So maganda rin, may bakod ako, kaya naihihiwalay ko yung ating mga kambing sa ating mga tanim. Okay, so sana po nakatulong sa inyo yung video. Ayan, kay Ma'am Danica na nag-request. Salamat po at binigyan nyo ng pansin yung ating update sa ating copper bolus. Para na rin po ito sa ating mga kapwa magkakambing, nang sa ganun ay makita nila yung mga improvements ng ating mga kambing. Diba? Napakahalaga talaga ng mga ganitong maintenance. Para sa ganun ay patuloy tayo makapagparami. Okay? Ayan. So, salamat ulit sa inyong tiwala, mga kakambing. At kita-kits tayo sa mga susunod pang videos. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Teacher Farmer Ali. At syempre, meron tayong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. So, nagla-live ako doon paminsan-minsan sa mga ginagawa ko dito sa kambing. Baka isusunod kong i-live yung hoof trimming ko sa kanila kasi malapit na naman yung kanilang maintenance, di ba? Syempre, kung tayo mga tao ay nagmamanicure at pedicure, ang mga kambing natin kailangan din nun para hindi sila mapilay at makalakad sila ng maayos, di ba? Pakipang nga sa kanila bell. Yan, salamat po muli sa inyong tiwala. Kita-kits tayo sa mga susunod pang video. Bye-bye!